In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations, we'll find our way. Through the celestial symphony, we'll sway. With every step, we leave our cares behind. In this celestial ballroom, let's define. Caught in the spell of the cosmic night, the fences bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in. Welcome back to my channel, mga ka-bimbo! Ayan. Nag-harvest tayo ng tanong ngayon. Ito yung pinakuha ko. Bali, hindi ito yung una natin nakuha. Meron pa yung si Commander yung nag-harvest. Ito medyo magulang na. Medyo maliliit ngayon dahil dalawang linggo nag-uulan dito at kakaunti yung bunga niya. Pero hindi naman totally kakaunti. Normal lang. Ang daming ang bulaklak na mga nahulog. Dahil kakaulan, magdamag umulan, yun, napupersa yung kanyang pinakatangkay. Ayan. Simula lang tinanim ko po ito ay May 9. Ang date ngayon ay August 20, bali 101 days na po. Ayan. Ito na yung nakuha natin, tsaka yung nakuha ni Commander. Bali, ano to? 8 puno. Ang ano lang dito, ang namumunga ay 6. Yung 10 puno nandun sa kanto ng poste namin. Yung isa naman ay namatay. Ayun o. Ito po yung namatay na talong natin. Kinapitan na ng sigarilyas. Ito. Tumubo lang nung nakaraan. Matagal lang ano to. Matagal ko ng sigarilyas to. Binunot ko na yan. Itong bandang Mayo, tumubo na naman. Basta may meron siya na iwan na ugat, tutubo ulit yan. Yan, ito na po yan. Oh. Ang dami niyang bulaklak. Ayan. Ayan, balik tayo sa talong natin, mga idol. Ayan. Marami siyang bulaklak at marami nang binubunga. Kaya lang pag nag-uulan, talagang nabababad, napupersa, nahuhulog. Ayan. Ang talong naman natin, mga idol, mahaba ang buhay nito. Ito po yung variety na ano, matatanggad. Ayan, matanggad po yung mga idol. Yung nasa kapitbahay namin, malaki pa sa tao. Ito, lumalaki na rin. Oh. Yan. Ang pagtatanim ng talong, napaka
daling mabuhay. Hindi masailan to eh. Ayan, marami pong bunga. Ang dami pong bunga na maliliit. Siguro kung di nagulan mga idol, napakaraming bunga nito. Ang daming bulaklak na nahulog dito. Ito yung problema natin pag yung, pag may bakterya yung lupa natin, ayan, namamatay. Pero nagbunga pa rin, no? Hindi naman totally namatay. Merong ugat na bulok. Hindi natin maiwasan pagka yung lupa natin kontaminado ng bakterya. Pero overall, okay naman po yung talong natin. Ayan. Yan, ito yung tanong ko namang mani. Nasa ano, magdadalawang buwan na po ito mga idol. Taba o. Meron din tayong, hindi ko alam kung ano to, lakatan o latundan. Nahingi ko po ito sa kabilang barangay namin. Ayan. Hindi ko pa naililipat eh. Ayan, ito naman po ang ating ampalaya. May ano to? Magdadalawang buwan na to. Ah, hindi. Dalawang buwan may kita po yan. Ito, meron na siyang bunga. Ito po yung sinasabi kong isang talong, yung pampito. Ayan. Inangat ko po dyan dahil yung tanima natin dito na may kapalit upo. Dito nakalagay yung talong na yan. Ngayon, wala mapaglagyan to. Hindi naman po pwede ilagay doon sa ibabaw, malaki. Kaya pinagpalit ko. Ayan. Ito po yung upo na bilog. Galing po ng Batangas yan. Bigay ng hipag ko. Ito po yung talong natin. Meron na rin siyang bunga. Ito. Kaya lang, marami ding nahulog na bulaklak to. Wala pa tayo nakukuha dito. Ayan po yung kauna-unahang bunga niya. Ayan. Nag-iisa pa lang. Nag-iisa pa lang na malaki. Yun, yung iba maliliit pa. Ayan. Ito po yung aking munting taniman. Ito yung dragon fruit natin na nag-grafting tayo sa papaya. Ayan. Imagine niyo mga idol, no? Ang tibay na ugat ng dragon fruit, no? Dito lumusot yung ano niya, yung ugat niya. Ayan, papunta rito sa lupa, sa baba ng ano niya. Ayan. Ating silang inipapaya sa lupa. Ito yung taniman ng papaya ay halo-halo na yung mga balat ng prutas natin dito ang nilalagay. Ayan, saging, balat ng gulay, halo-halo na yan. Hindi naman po masailan ang papaya. Huwag lang tumababara ng tubig. Ang lupa kasi nito mga idol, may buhangin. Kaya hindi siya na mamatay. Ayun o.
Yung mga nakita nyo puti-puti na yan, ay buhangin po yan. Yan. Ito yung dragon fruit natin na may bunga. Nakuha na natin nung nakaraan ito eh. Yan. Ito mga idol na meron din tayong dragon fruit. Ay, dragon fruit, longgan. Longgan pala yan. Ito yung ano natin. Yung peras natin yan. Hindi maganda. Pagkataga raw, tinatago ko yan mga idol para hindi ganun ma-dehydrate. Hindi niya kaya talaga yung init ng panahon natin dito sa Pilipinas. Eh, di ba nabubuhay ito sa mga malalamig na lugar? Ito, nabuhay. Lalo dito sa Bulacan, napakainit. Yan. Pagdating ng bear, ilalabas natin yan. Ito yung puno niya. Yan, ang daming sanga. Ilang araw na lang, mag-bear na, malamig na. Ilalabas natin yan para maarawan naman at gumanda yung katawan niya. Yan. Bali, 3 taon na po yan. 3 kalahati pala. Yan po ang aking munting taniman. Ito yung papaya natin na nakukuha ng ko. Yan, nagbunga uli. Nung taga raw mga idol, ano yan? Tuyot na tuyot yan. Akala ko mamamatay na eh. Kaya malaking tulong talaga yung ulan sa mga halaman natin. Huwag lang sobra. Ayan, kunti na lang ito. Magkakalaman na ito. Tinignan ko yung iba na ito. May maliit na boat. May maliit na ano na. Magkakalaman na. Ito po yung tinatawag na peg. Yan. Yung pinaka-spike na yan. Hanap tayo ng ano. Yan. Tingnan natin ito ha. Yan. Nagsisimula na pong magkalaman yan. Yan po yung tinatawag na peg. Diyan po lumalabas yung kanyang mani. Balik na natin. Ito naman po ang ating papaya. Yan, laki na oh. Hindi na po masama. Ito po itinanim ko noong December 27. Binigay sa akin yan galing doon sa kabilang kanto. Nakatanim lang po yan dito sa Orocan. Yan. Yan po yung lugar namin, malalim po yan. Daanan. Kung makikita nyo, laki ng puno nyo. Ang laki ng puno. Hindi ko madangkal. Kung sa camera, maliit lang. Ang combination ng lupa ko dito mga idol ay number 1, buhangin. Uling. Ipa. Kung meron kayong mabibiling ano, sinunog na ipa, lagay nyo rin po. Malaking tulong po yan. Pampataba ng katawan ng puno. Yung uling, pag wala akong sinunog na ipa, bumibili ako ng uling, dinudurog ko, hinahalo ko rito. Ito naman po, ang purpose po niyan, itong plastic na to.
binababa ko yung pag-inod talagang maghapon magdabag na umulan. Dahil pag nababad yung tubig, yung papaya natin sa tubig, mabubulok yan. Kaya halimbawa, umulan na magdamag, umulan pa rin ng umaga, tatakpan ko na yan. Para hindi mabulok yung puno natin. Ayan, nalaki na nyo. Taba. Lalaki pa to mga idol. Pag nagkakaroon ako ng papaya mga idol, minimaintain ko yung bilang ng dahon niya. Lalo pag nakatanim dito sa container. Ang tinitirang ko lang na dahon ay itong mga sa kanya ay 18 to 20 lang piraso. Kasama na po yan. Yan. Para hindi humigop ng tubig. Pagka napakarami yung dahon, 10:30 pa lang na tutuyo na yan, lalanta na. Kaya maintain ko lang yung dahon niya na 18 hanggang 20 piraso. Ayan. Tulad na ito ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hindi lang sa amin yung tatlong maliit. Yung tatlong maliit na yan. Ito, yan. Hindi lang sa amin yan. Ganyan po mga idol, pag meron kayong tanim na papaya sa container. Number one po, dapat hindi malagkit ang lupa nyo. Pagka malagkit naman, haluan nyo ng buhangin. Yan. Tulad itong combination ng lupa ko. May ipa yan. May uling. Yan. Ayan, meron din tayong lansonis dito na ano, minarkot. Ito po ay ano na yan. Minarkot ko ito ng 2014. Ayan, matanda na po ito. Pero hindi pa siya namumunga dahil hindi ko siya pinakikilaman. Hinayaan ko lang munang gumulang yung katawan niya. Nung minarkot ko to ay ang katawan niya ito lang. Ito lang po, yan. Ngayon, malaki na. Ililipat ko to pag yung talagang okay na yun niya, yung katawan niya. Ayan, maraming salamat po mga idol sa panonood nyo na aking video. Ayan, pinakita ko sa inyo mga idol yung aking mga tanim. Nag-minitor tayo sa aking maliit na taniman. Paano mga idol, maraming salamat sa panonood nyo. Gabayan kayo ng Diyos araw-araw.